kasi yung isang sikat na basketball player. Wow. Super sikat at very rich now. Mayaman na ngayon. Kumbaga nung mga bago-bago kasi kata niya. Siyempre, yung pausbong pa lang siya. Yeah, before he became MVP. Ay, clue na agad, MVP! Na yung pangalan nitong basketball player na to at apelido niya merong A? Why are you asking? Yung bading. Anay, may sa pangalan niya ba nabuo? May K ba siya? Ang problema lang kasi sa atin dito, para bang sanay na sanay tayo mangutang. Pero parang wala naman napupuntahan. Na may napupuntahan naman. Oh, si Confidential Funds, Intelligent Funds. Si Bulsa Fund. Si Bulsa Fund. Ay, nako. Ito na yung tungkol sa mga utang-utang na naman ng bansa natin, di ba? Kasi recently lang, parang na-approve na naman ang niloan ng ating bansa sa Asian Development Bank. Amounting to $300 million. At kung gagamit siya, i-convert siya into peso, it's 17 billion pesos. Yes. The fact na malaki ang inilalabas para sa kanilang mga... Para saan yun? Bakit sila binibigyan? Ano, nininegosyo ba nila? Nininegosyo ba nilang bansa natin? Ano bang preparasyon na ginagawa nila? Oo, kanino ba sila takot-takot? Kanino ba sila, bakit kailangan na ng confidential funds na unliquidated, di ba? Hindi naman ito mga, wala itong mga resibo. So kapag wala mga resibo na, saan ba pupunta ito sa mga bank accounts nila? Nakakatakot nga na, ayoko na maulit. Ako talaga, tinataano ko sa sarili ko ito, makonsyensya kayo. Ayoko maulit ng panahon nila, the late Ferdinand Marcos Sr. na baka mag-declare na ng mga martial law, pag malapit na. At yan, Nay. Di ba? Speaking of that, Nay, nagkaroon ng EDSA Revolution ng mga panahon ni Marcos. Yes, oo. Na kung for the longest time, Nay, ayun ay we were celebrating that every February 25th. Yes, no, Revolution Day. Yes. Revolution Day yun. At biglang inalis bilang sa mga listahan ng working and non-working holidays ang EDSA Revolution. Napanood ko kay Tulfo. May dalawang babae nagre-reklamo kasi sa panibagong investment scam daw. Grabe investment ito, scam. So, that involves, ha? Not an ordinary person, but isang sikat na showbiz personality, that influencer. Again, yes. O dating, ano bang grupo nila natin? Street Boys ba siya? Hindi. Hindi, kay Bong Navarro. Oh, Street Boys. Oh, Street Boys. So, si Excel Sebastian. At ang kanyang partner na si Mikey, ano pilido niya? Austria. Agustin. Pero kayo naman, Diyos ko, nakita niyo lang, nagagapuhan na kayo. Kasi kilala kasi, idol niya siya, naniwala na kayo. Tapos mag-invest kayo, sa unang buwan, nakatanggap ka na 50,000. Sunod na buwan, nakatanggap ka. Pangatlong buwan, hindi ka na sinasagot. Pang-apat na buwan, hinahanap mo, hindi mo na makita. Wala nang communication. No nothing. Dito, magkukomplain na kayo. Speaking of nababasa na eh. May nabasa ako tungkol kay Miss Vernie Varga. Ang ating kaibigan si Vernie Varga, isa sa pinakamahusay nating jazz singers. No? I love her. She's suffering now from Alzheimer's. Show this to my lawyer. Alam mo na. Magandang oras sa inyong lahat, of course, Nay. Masaya-saya. Dito na po sa OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na naka-blue at but bluer than blue, Nanay Robert Sukal dito. But I'm bluer than sad. Of course, aking malalak na naka-violet. Ang ganda na color na yan, ha. Direct chops manansala. Napakagaling. Alam mo na. Grabe na yun. Sa lahat ng mga nanonood sa atin palagi, sa lahat ng mga palaging Team Abangers. Yung mga Team Abangers na tayo ngayon na, no? Dumadami mga team natin, no? Patuloy po, magpapasalamat sa inyo dahil kayo po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan at ng inspirasyon para patuloy kami magbigay ng mga may saysay na balitaan tungkol sa politics at saka sa showbiz. More than 22,000 subscribers na tayo at going strong. Kaya dapat, ha, tuloy-tuloy nyo lang. Tuloy-tuloy nyo. Padamiin pa natin ang padamiin hanggang umabot ng 34 million. Diba para makarating na tayo sa buwan? Yeah. Sa mga nanonood pa lang at hindi pa nakakapag-subscribe,
pindutin nyo lang po ang subscribe button dyan. Ah, tama. Madali lang naman yun. Tsaka yung notification bell para lagi silang updated sa ating mga... At notify natin yeah, sila. Yung mga videos natin. Ngayon, pag-uusapan na po natin ang unang... This is it! Politics! Ay, nako. Ito na yung tungkol sa mga utang-utang na naman ng bansa natin, di ba? Kasi recently lang, parang na-approve na naman ang niloan ng ating bansa sa Asian Development Bank. Amounting to $300 million. At kung gagamitin siya, i-convert siya into peso, it's 17 billion pesos. Yes, ito ay gagamitin daw para sa mga pag-improve ng mga financial infrastructure sa ating mga rural banks, sa ating mga digitally mga digital ecosystem natin. Alam mo, para bang napaka-vague actually. Napakalaki ng project na eh. Tapos parang ang yung pangako niya parang talagang magandang-maganda. Kasi kailangan nilang depensahan na may rason at malaki ang bagay na ibibigay ng idudulot ng pangungutang sa ADB. Yes, kailangan kasi pag naghihiram kasi sila, kailangan kasi malinaw, maganda ang patutunguhan para ma-approvehan agad. Yes, yes. Alam mo, okay lang naman mga kaibigan, di ba? Tayo naman ay handa. Ang ating mga kababayan, lahat naman tayo mga Pilipino, ay handa naman tayo para sa mga pag-uutang na matulad na ganito. Basta lang napupunta sa tama. Nararapat lang na, di ba, kasi we don't have that much fundings para sa ating mga iba pang pangailangan sa bansang ito. Kaya nga tayo nangungutang, di ba, sa World Bank, sa ADB, kung saan-saan man. With that, yun ang loans na yan ay ginagamit talaga para sa kapakanan ng bayan. Ang problema lang kasi sa atin dito, para bang sanay na sanay tayo mangutang. Pero parang wala naman napupuntahan. Na may napupuntahan naman. Oh, si confidential funds, intelligent funds. Si Bulsa Fund. Si Bulsa Fund. Diba? Hindi namin minamalit ang pamahalaan. We're here to support you sa mga needs natin sa bansang Pilipinas. Pero yung nga lang, sabi nga natin, let's minimize the loans kung kaya rin lang naman. Kung hindi rin lang talaga priorities. Hindi priority. Kasi, maliban halimbawa, iba yung haba ng utang ka para sa, imagine mo, ang pangutang mo ng $300 million ay para sa mga, to finance the digital ecosystem. Ano yun? Because of climate change, because of this and that. Pero para sa tao, hindi malinis sa kanila kung ano ibig sabihin nito. Iba yung, halimbawa, nangutang ka ng $100 million para sa irrigation. Alam na alam mo, kailangan talaga ng mga farmers natin yan sa mga probinsya. Ang pag-improve ng irrigation system para matugunan ang mga tubig na pangailangan ng ating mga farmers sa mga lupa. Di ba kasi minsan, grabe ang El Nino. Sa edukasyon na lang na. Sa edukasyon, malinaw. Di ba? Alam mo kung saan mapunta or halimbawa sa health. Sa, di ba? Sa mga ganyan. Pero ito kasi nasabi na parang sa gagawin nila parang GCash, i-develop nila yon yeah. Na mga bagay-bagay when it comes to finances ay yun ang i-improve ng ating bansa. Yun po ba ang priority ng natin ngayon? Yun ang hindi natin maintindihan eh. Ano ba talaga? Kasi ang Philippines from number 7 na pinakamalaking loaner ngayon ay panglima na sa World Bank ha, sa World Bank. Grabe, number 5. Malapit na mag number 1. Diba na muna dyan, India, tapos kasama dyan yung mga Indonesia, may mga bansa na mga, basta number 5 na tayo. Number 5 na. Pag nag number 1 na tayo, siguro. Jackpot! Yes, jackpot na tayo, magiging tulad na tayo ng Pakistan, yes. Ng Afghanistan, at yun, lubog ka sa utang. At yun ang nakakalungkot. Diba? You may be laughing right now, but deep within our hearts and our soul, mga ka-OOTD, kagaya ninyo, alam ko, ay may mga sentimiento na maliit at malalaki sa puso ninyo na nararamdaman at nagtatanong, bakit kailangan mangutang uli at ilulubog na naman tayo ng ating mga leaders na sa utang sa ADB o sa World Bank? Diba, borrowing money is not bad. Okay, for the country, for any country for that matter, no? Basta na ilagay lang sa tamang papupuntahan yung pera. Nung sinabi, nung nabubuhay pang nanay ko na yung sinasabi niya na kapag may utang ka, ibig sabihin may nagtitiwala sa'yo. Yes. Diba? Kasi alam na may kakayanan ka ng bayan. Yes, pero this is a different story. Oh, hindi tayo nakakabayad actually. Palubog tayo ng palubog. Alam mo,
No offense, Matt, of course. Napakaraming mga Marcos loyalists dyan, no? Alam mo, isa sa mga panahon, sa naalala ko, kasi naabot ko ito eh. Mm. I'm already 62. Yes. Naabot ko ito, though I may not be in the know during that time because I was still young, na during the Marcos time, 21 years in service as president. Silang 21 years na nabuno sa bansa. Mm. Nalubog tayo sa utang noon. Nalubog tayo sobra sa utang noon. At saka makikita mo na lang dati ang first lady natin. No offense meant again. Okay, sa mga loyalists. Makita mo ating first lady would go to other countries. Talaga to flaunt. The jewelry. Alam mo, nakakaloka nga that time eh. May nabasa ako na isang report, no? Na naluloko sila pag umaga daw. Halimbawa sa umaga, mag-withdraw ang Malacanang ng $10 million or $10,000. Halimbawa lang. Tapos ibibili lang ito ng bagong pintas. Kinahaponan, panibagong withdrawal na naman ng $10,000 kasi may party sa Malacanang. Alam mo yun, that time ha, $10,000 is so much money. Na parang pera nila. Parang pera nila, pero pera ng bayan ito. Tapos nakita mo naman pag umattend si First Lady natin ng mga events, ng mga queen, ng iba't ibang bansa. At hanggang hindi na papatalbog yan. Tsara kung tsara. At saka diba pag pumunta sa mga First Ladies ng ibang bansa, may dalas lang mga gifts. Coming from their own respective countries para irigalo doon sa kung sino mang bansa ang pupuntahan nila, hindi tayo papatalbog. We're one of the best players. Kaya nakakaloka kaya ang taas ang pagtingin sa Pilipinas. Pero that time, palubog tayo ng palubog sa utang. Dami utang tayo left and right at saka ilang hundreds of billions of dollars ang di umano nawala sa kaban ng bayan. Okay? At saka until now is still under investigation. Pero dahil nakaupo na si BBM as president, syempre tigil lang investigasyon. Yung iba pang mga kaso doon, syempre na tapos na. Syempre, kahit ako rin naman presidente. Bakit ba? Presidente ako, syempre mga kaso ng pamilya ko. Chance ko lang para purahin lahat. Yes. Nalawak kong Supreme Court, hawak kong Court of Appeals, hawak kong DOJ, hawak kong militar, hawak kong lahat. So ako presidente eh. Ngayon, and ano history to? Repeats itself. History repeats diba? Itself? Diba? May mga ganun sinasabi. Ang lungkot ha? Kasi ngayon parang ang dadagdagan ng mga utang natin. More than during the time of the Dutertes, diba? Mas grabe yata ngayon. Kasi simula pa lang ha? 2 years pa lang. 17 billion pesos. Isang ano lang. Isang sa ADB pa lang yan. Oo. Kasi nagpaplano pa sila next year. Sa World Bank na umutang ng 2.46 trillion pesos para maponduhan ang 5 plus trillion na pangailangan ng bansa for, alam mo, for the year 2024. So, dagdag na naman. Marami pa tayong pinagkakautangan. Marami pa utang yan. Kaya number 5 na tayo. Kamusta na si Juan de la Cruz? Ay, nako. Hindi na nga nakakakain. Nagbabayad pa ng utang. Sino magbabayad dito? Di ba taong bayan? Tumataas ang presyo ng lahat ng mga bagay na binibili natin ngayon. Lubog na lubog. Ang pag-angkitan ng mga tao ay hindi naman tumataas dahil hindi naman pwedeng itaas dahil kawawa rin naman yung mga taong nagnenegosyo. Yes. Diba? Alam mo, napapansin ko lang, parang naging hobby na ninyo ang mangutang. Saan ba napupunta yung perang ito? Maliwanag. Yes, of course. Nakikita naman natin sa ibang mga projects. Pero it's not enough. Para bang hindi ito yung amount na inutang natin sa mga iginagastos natin para sa mga respective projects na sinasagawa ninyo. Nakuntutos na yun ang mga usapin sa politics recently ay yung mga confidential fans. Oo. Yung mga pinupondohan na ganito-ganyan. At soon we will be talking about yung mga confidential funds na mas malaki pala sa Senado at sa Kongreso. Oo, di ba? Kasi di ba ang pinaka-controversial was the controversial fund of VP Sara. VP Sara na 500 yes, million. Yes. Tapos may siya intelligence fund 150 million yes, para sa yes. DepEd. Di ba siyang yes. DepEd? Tapos di ba kinukonta hanggang sa parang ma-disapprove na yata para yes. Pinapadisapprove ng Congress. At parang in the long run na nangyari ay sarang sira si VP Sara. Yes, nasisira si VP Sara. Pero yung mga tao dati na nagsusulong, yes. Nagsusulong na para bigyan siya ng confidential funds na sa kampo ng mga Marcoses, yes. Ay parang sila ngayon ay lumalayo na rin. Parang hindi mo alam kung naghuhugas kamay. Ngayon, na pag-aalaman, no, ayon sa ibang reports, no, I hope it's not true, ng ating kaibigan si Martin Romualdez na House Speaker of Congress, ay meron daw 1.6 billion confidential fund. Sa kanya opisina lang sa yun. Sa kanya lang yun, yes. Ha, as House Speaker. Yeah. Kaya ba,
Kaya ba medyo hands-off siya sa issue kay Sara na 500 million na confidential fund? Kasi sa kanya pala 1.6, tatay-tahimik siya. Yung pala napakalaki nung sa kanya. I hope it's not true. Saan ilalagay yung pondong yun sa kung tutuusin mo na hindi naman ganun kalaki ang takloban na kanyang sinasakupan? Oo, pero as House Speaker kasi, di ba? Kaya baka kailangan nga din. Oo, unay, pero hindi ganun kalaki. Diba? Ganun kalaki. Oh my God. So ngayon, yung kalbaryo ng maraming bagay ngayon ay lalong lumalaki. Ngayon naglalabasan na mga katotohanan na ganito pala yung pondo, na ganyan-ganyan, siniraan si Vivi Sara, ngayon pa lang, parang iniisip na lang tuloy na talagang gusto lang siyang siraan, kaya gusto binigyan siya ng ganon. Ngayon na itong si Senate President na si Mick Zubiri. Si Mick Zubiri also has a big intelligence. Magkano yung kanyang confidential fund? Hindi ko clear. It's also big. As compared kay Vivi Sara. This is no longer about how much anymore, Nay. The fact na malaki ang inilalabas para sa kanilang mga... Para saan yun? Bakit sila binibigyan? Ano, nininegosyo ba nila? Nininegosyo ba nilang bansa natin? Ano bang preparasyon na ginagawa nila? Oo, kanino ba sila takot-takot? Kanino ba sila bakit kailangan na ng confidential funds na unliquidated, di ba? Hindi naman ito mga... Wala itong mga resibo. So kapag wala mga resibo na, saan ba pupunta ito sa mga bank accounts nila? Ako nagtatanong ako ha, kasi... Hindi pwede sa mga account dahil siyempre masisilip din sila. Siyempre, properties, ipapangalan sa mga mag-anak, sa mga kaibigan, tapos eventually ay kukurutin nila, kukunin. Kasi siyempre, masisilip sa kanila sa mga at end of the year, di ba? Kailangan may mga sal-end sila, i-declare. Pero mga confidential funds kasi wala kasi mga resibo yan eh. Wala mga resibo eh. Tapos pag nag-declare sila, under-declared ang kanilang mga pera sa banko. Yung iba, sabi nga ni Miriam, the late Miriam Santiago, ang sabi nga niya, eto mga politiko ito, mga senador ito, yayaman ninyo. Pagdating na October, November, withdraw ng pera nyo, lahat ng pera nyo. Tapos mag-declare ko, mag-iwa kayo doon ng konti para i-declare sa salen nyo. Pagkatapos ng New Year, babalik na rin yung pera nyo. Kasi, grabe pala, no? Ang dami ng pera. Kung mag-declare sila, ang pera na 30 million lang, 20 million. Pero we're talking about billions for some, ha? Billions for some. Ay, nako. So, tapos ang mga maliliit na tao na ay gutom, hirap, at ikahos ang kanilang nararanasan. Imagine mo, number 5 na tayo sa highest borrowers. At hindi biro yun, ay. Hindi biro yun, ha? Hindi nakakatuwa. Oo. Na kung tutuusin, we deserve better Philippines. Yes. Kung tutuusin. Ano ba ang logo natin, slogan natin sa DOT? I love ano the Philippines. Ba? Ano ba ang asawa ni Tony Gonzaga? Paul Soriano? Wala na siya na. Hindi mo ako nakalimutan ko yung pangalan. Love the Philippines. Hoy ha, buwasan yun na. Diyos ko, nakakaloka. Hindi lang kayang may utang. Hindi lang yan ang mga utang natin. Marami yan. Marami pinag-uutangan yan. Marami tayong utang na iba't ibang utang. Hindi lang yung amount na $300 million. Wala yan. Yung mga trillion-trillion na pesos na mga na utang na sa World Bank. Malayan, marami pa yan. So, saan tayo kuha ng pambayad ngayon? Diyos ko, kubang-kuba na nagkanamatayan na ang napakarami Juan de la Cruz sa bansang ito. Hindi talaga natin mapabayaran. Lubog tayo ng lubog. Parang, sana itong mga Marcoses naman, stop borrowing. Parang, ordinaryo na lang sa inyo yan. Ordinary sa inyo. Naku, ako hindi ako bumoto, ha? Huwag niyo ako sisihin. Pero sabi ko, sumusuporta ako sa gobyerno. Susuportan pa rin natin, ha? Kung matino, matino. Diba? At kung may mali, may sasabihin tayo dahil meron tayong OOTD na kung saan ay pwede nating sabihin kahit papano. At kung marinig, edi kasi salamat. Kung hindi marinig, magdadasal tayo na sana ay marinig o magbago ang takbo ng mga isip ng mga leaders natin. At saka tanggap na rin namin kung gusto niyong kumurot sa mga budget namin. Huwag lang masyadong malaki. Huwag lang masyadong halos ikapilay na natin. Sa mga taga-OOTD na nanonood ngayon, mag-comment po kayo. Maaring, malay nyo, yung maliit na boses ninyo ay makita at mabasa at nang magsama-sama tayo nang sa ganoon ay kahit papano yung magising at ma-realign ng mga stars natin, no, ng mga bagay-bagay sa ating mga dasal at saka mga komentong mabibigay natin. Diyos ko, nakakaloka. Ang dami-dami mga billion-billion na pinag-usapan. Tapos, pag pinag-declare sila, wala silang mga laman sa pera. Nakakaloka kayo. Yan. At saka nakakatakot niya na ayoko na maulit. Ako talaga, tinataano ko sa sarili ko ito. Makonsyensya kayo. Ayoko maulit ng panahon nila, the late Ferdinand Marcos Sr. na baka mag-declare na ng mga martial law pag malapit. At yan, Nay. Diba? Speaking of that, Nay, nagkaroon ng EDSA Revolution ng mga panahon ni Marcos. Yes, oo. Na kung for the longest time, Nay,
Ayun ay we were celebrating that every February 25th. Yes, no, of Revolution the month. Day. Yes. Revolution Day 'yon. At biglang inalis bilang sa mga listahan ng working and non-working holidays ang EDSA Revolution. That was February 25. Every 25th of February nangyayari at nagkakaroon ng holiday in commemoration and remembering what happened sa EDSA. Kasi sabi nila it fell down on a Sunday. So, di ba, dollars na gawa naman nila, nilalagay sa Monday. Yes. Para at least ma-celebrate, ma-commemorate man. Yes. Tinanggal nila yun. That was a very, very important moment, historical moment of Philippines yun. Isang pangyayari at kasaysayan sa bansang ito na hindi pwedeng makalimutan. Gusto nilang burahin sa isipan ng mga tao yun? Hindi ganun ang sinasabi nila. Ano daw? Na dahil nga naging Sunday siya, parang wala rin namang kwenta kung ilalagay siya as non-working holiday. Napakarami kahit mga Chinese New Year nga ginagawa pang non-working holiday eh. Diyos ko, ay... Nangingilabot ako na eh. Nung nakita ko yun at nabasa ko yun. At isa sa mga guro na mga kaibigan ko, sabi niya, patuloy ko pa rin ikukwento at ituturo sa aking mga estudyante ang tunay na nangyari sa EDSA noong araw na yun. Oo, napakahalaga noon. Napakahalaga noon. It will never be forgotten in the entire world. Ha? Naging most celebrated event yun. Na isang bagay na maipagmamalaki natin bilang Pilipino na nagkaroon ng revolusyon na hindi nagbarel, yes. Hindi isang payapang revolusyon nag-end sa isang magandang adhikain. Non-bloody revolution yon. That was very, very... Para ipakalimot, okay lang naman na kayo ay nakaupo ngayon. Di ba, Anay? Wala naman problema yon. Kami, sabi ko nga, Anay, patuloy pa rin nating asahan na maging maganda ang kanyang leadership. Pero para burahin ng isang istorya nandoon tayo nung ako, ma'am, nai, bata pa ako. Sagit na ako ng EDSA. Ando kami sa EDSA, nakaano ka. Tsaka tumakbo pa kami sa EBS, namigay kami doon ng mga sandwiches at mga water sa mga tao sa loob. Na para gusto mong biglang ialis, mm-hmm. Medyo may mali na yata. Kasi involved sila eh. Na alam mo, nung pinanood ko po ang Made in Malacanang at saka yung Martyr or Murderer, naniwala ako sa kwento nila kasi ito yung kwento ng pamilya noong panahong, di ba, pinapaalis na sila sa Malacanang. Niyakap ko, nagbago ang tingin ko, nakiluha ako, naniwala ako. No? Dahil yun ang storya nila. At yun ang tunay na nangyari sa buhay nila noong mga panahon na yan. Ayon sa kanila yun. Ayon sa kanila. Na maaaring paniwalaan natin kasi bilang tao, Nay, yun ang pakiramdam mo. Pinapaalis ka sa Malacanang, eto yung pakiramdam ko. Yes. And they had the chance to showcase and to tell the people on what happened sa kanilang version. Mm-hmm. Binigay. Mm-hmm. Maraming nanood. At hanggang ngayon, maraming pa rin naniniwala. Isa na ako doon. Mm-hmm. Pero huwag naman sana nating biglang ialis, alimurahin, kalimutan yung nangyari sa EDSA Revolution dahil tunay naman na nangyari yun. That changed people's lives yung araw na yun. Napaka-memorable mo. That is something that we cannot forget. Ay, yung mga kantang magkaisa. Magkaisa. Yung mga ganoon na pala, pag every time that I hear those, it always brings back yung memory of us loving the Philippines. Loving the country. The country and being patriotic. So, patriotic. Ang sinasabi nila kasi na, yung EDSA na yun, yun naman ang nag-umpisa ng mga bagay na kumbinsan bakit may mga NPA, may mga kaliwa, maraming mga bagay na parang... Pero nagkaisa mga tao that time, ha? Sabi natin may mga NPA, palagay natin, ha? Without really confirming. Kung halimbawa, kung yun ang tutumbok nila na naglabas ng mga NPA, ang mga leftists and everything, pero that was the time that changed the country, that changed the landscape. At saka mga NPA na sinasabi, papalagay natin yun, and the regular people ay nagsama-sama. At nakabuo tayo ng magandang, di ba, panimula, di ba? And what happened after? Ay, at respeto natin. Respeto din na yun ng mga ibang bansa. Yeah. Tungkol sa pagkatao, sa kalinangan natin, at kulturang meron tayo. At pinakilala tayo sa buong mundo.
nalaman ng buong mundo ang istorya ng Pilipinas, kung sino si Marcos, kung sino itong mga ang taong bayan na nagduklok kay dating President Cory. Alam mo yan, kumbaga, para alisin mo yung memory na yan sa ating mga, sa kalendaryo ng mga... Masakit! Masakit yun. Oh. Masakit. At dahil ikaw ay, ay nasa katungkulan, you always have the power to do things. Mm. Diba? And if because of that power, you wanted us to forget about it. Ako na eh. Patuloy kong ipag-ikukwento sa mga apo namin, sa anak ko, sa mga pamangkin ko, yung tunay na nangyari sa EDSA Revolution. Nakakatakot ito. That is sending a wrong signal. It is something, it is very alarming. Very alarming. Kaya sana ha, dapat vigilant ang tayo lahat mga kaibigan. Ha? Kung pwede na pa rin nilang mapalitan ang desisyon nila sa pag-alis ng EDSA Revolution sa kalendaryo. We still have time. December, better months pa lang naman. No? Na sana ay wag. Sana ay hindi. Baka gumawa silang bagong libro ng history, history books para maiwala, i-eradicate lahat ng area yung panahon na yun. With that, ha, nako, President Bongbong, sana naman igalang natin yung mga kung anong naganap. Baga, sabi mo, pangako mo, di ba? Pangako mo that should be you would be the president na unity. Na contrary to public perception. Yes. Gusto mong husayan, patunay sa mga tao that you deserve this position despite your black memory of people noong panahon ninyo. Kakalimutan ang mga kalaban. Mag-unite ang bawat isa. Yun yung inaasahan namin. Oo nga, ha? Hay nako. Balik nyo na ulit, ha? Bukas, charot. Nako, ang hirap niya na. Patinanggal ang Revolution Day sa atin. So yun na, yung ADB at saka yung EDSA Revolution na ikonanek lang natin. Na sana yung mga ka-OOTD. Mag-comment po kayo. Maaring iba naman po yung pakiramdam ninyo sa amin. Pero hindi po natin iaalis ang katotohanan na maaring tama po kayo o maaring tama po kami. Yes. Pero at the end of it all, sana ang mamayani ay yung tama para sa bawat isa sa atin. Yeah. Okay? Yes, ha? Yan. Tama na utang, balik na yung Revolution Day. Okay? Para hindi na magulo. Huwag natin dungisan ang libro. Yeah. Susunod naman natin ang latest bihis ng showbiz. Ako, napanood ko kay Tulfo. Napanood ko kay Tulfo. May dalawang babae nagre-reklamo kasi sa panibagong investment scam daw. Grabe investment scam. Oh. That involves, ha? Not an ordinary person but isang sikat na showbiz personality, that influencer. Again. Yes. O dating ano bang grupo nila dati? Street Boys ba? Hindi. Hindi, kay Bong Navarro. Oh, Street Boys. Oh, Street Boys. Si Excel Sebastian. At ang kanyang partner na si Mikey, ano pilihin niya? Austria. Agustin. Agustin. Mm. Diba? Mikey Agustin. Na itong mag-asawa na ito ay sila di umano ang nag-invite at nagyakag dito sa mga investors na ito that I think umabot na ng 200 million pesos ang involved na pera sa kayak silang. Sa kayak silang. Ano ba yung kwento nito na? Ano ba talaga ito? Na may actually merong nag-invite din sa akin mga tatlong tao na mag-invest dito. Pero hindi kay Excel to. Hindi kay Excel. Pero this is just one roof. Uh-oh. No? This is about sa casino na eh. Casino junket. Na tinatawag. Casino junket. Kung merong popcorn na meron silang pera na nilikom doon para sa mga players, ito naman ay lumabas si junket. Na kung saan, ang sinasabi nila na parang every, yung pera mo ay 5% ang kikitain. Every month. Uh-huh. Yung iba naman, as puhunan yun, as part of the balance. Yes, halimbawa, meron kang 3 million na nilagay, meron kang 150,000 na a month. So ako na, muntik na talaga akong mag-ano, kasi nga, parang naniniwala ako, diba? Kasi enticing, diba? Sana 5% is just too small, to even acknowledge. For a million. Diba? For a million, diba? Uh-huh. And at the same time, alam ko, alam mo naman, dati po talaga akong casino, naging addict po ako dyan at aminado po ako dyan at malaki na po ipinagbago ng buhay ko nung umalis na po ako sa pagsusugal. Kaya pero dahil nga sa church namin, they will always tell us na parang wag kapag ganyan at hindi tunay na negosyo, mag-isip ka ng tatlong beses. Pero dahil 5% lang ito na, mukhang totoo. Diba? Ito na nga ang nangyari. Ayun.
Kasi nga, si Excel nga daw ay nag-post sa kanilang social media account inviting some investors na para kumita nga ng ganito at sinabi investment thing ito. Tapos, itong kwento ng mga girls, no, ayon sa kanilang kwento ng panood ko kay Tulfo, ay nag-invest ng 1 million siya, tapos isang friend niya 1 million, tapos nagdagdag siya ng 1 million via kanilang communication with Excel. At saka ano, kasi yung iba pangaraw doon ay pumunta pa sa bahay ni Excel sa Las Piñas at saka nag-visit pa sa kanyang toy museum na sa Pandi, Bulacan. Kasi may tinatagas ng toy museum because si Excel is very good with toys. Yung mga mamahali ng mga toys, yung mga Superman, yung mga Iron Man. Mga item talaga na parang... I bought one before. Yung sa akin dati sa Comunico sa Ernie Garcia, yung Superman na yun. Mahal na mga yan. At saka tagang alam mo talaga na kumikita siya. Malaki tagang kita dyan. Ang dami niyang clients. So si Excel ang nag-entice daw dito sa mga babaeng ito, so far babae, may lalaki din na mag-invest. So nag-invest sila, nag-invest. Sa, tapos, naghanap siya ng kontrata. So ngayon, kasi nung nag-depositan na yung pera, naibigyan na na online na yung pera kay Excel, pinadala sila ng contracts. Pero ang contracts pala, hindi pala investment contract. It's a loan contract. Kumbaga parang malabas na inutang nila na kumikita ka lang. Pero, partly, that's investment. Kung saan kukunin yung kanilang ibabalik na pera, ay nilinaw naman daw na casino junket. May isang tao na binangkit ang pangalan. Na ngayon, Hector ba yun? Hector something, yeah. Tapos, after a few months, para bang wala na, ni Honey Ho, wala. Tapos, hindi nag-exist na yung office nitong certain Hector na ito, sabi ni Excel. Tapos si Axel, hindi na nakapag-communicate sa makausap ng mga tao. So, hinahanapan na siya ngayon kung nasaan na yung pera nila. Kasi ang sabi doon ni Excel sa kanilang pag-uusap earlier, nung nag-invest pa lang sila, kasi tinanong sila, what if hindi na kumikita, nalugi ang business ito? Saan, paano na yung puhunan ng pera namin? Sabi niya, may toy museum daw siya. Alam niyo naman ang mga produkto kong ito. Ito, ganito kamahal to, ganito kamahal. Ibibenta ko to para ma-replenish yung pera ninyo. Tapos ngayon, he is telling daw a different story. Ang sinabi ni Excel, siya daw ay biktima din. Sabi ko, parang narinig ko na itong story nito. Naman ay si Luis Manzano. Luis Manzano, sabi niya, victim din daw siya ng Flex Fuel. Si Ricardo Cepeda. Si Ricardo naman, hindi naman siya signatory to anything. Tapos ito naman si Excel. Hindi naman actually si Excel lang talaga. Marami ang nag-entice sa maraming tao, even politicians, nakita ko yun, Nay. Yung mga pera-perang malalaking pera na inilalagay dyan sa junket. Sa mga junket. Sa junket. Kasi ang kilala ko may mga junket sila, kaibigan ko, Atong Ang sila. Oo, may mga junket sila. Pero yun talaga, meron talaga sila tagang inas na puhunan. Kasi kumbaga may pera talaga sila. Pero may junket sila kung saan pandagdag kita nila yon. One of those businesses nila. Nakakalungkot ang nangyayari talaga sa showbiz industry na dahil artista ka, may pangalan ka, maniniwala ang tao sa'yo. Yeah. Diba? Kasi sino ba mag-isip na lulukoyin ako nito? Diyos ko, syempre, habulin ko to sa kanila to. Hindi makapagtago ito. Yes. At nakita na may negosyo, may toy museum, at saka nakita na ongoing businesses doing well. Ang balita na ngayon, umalis sa ibang at pumunta na ng ibang bansa si Excel kasama kanyang asawa. Kasama na rin yung iba pang mga nag-ask ng investors. Some of my friends, I message, yung nag-i-invite sa akin, may message ko, hindi nagre-reply. Wala nang reply. Tapos yung isa na pumunta dyan sa celebrity drip, Nay, to entice me, to ask me for, to invest. Buti na lang, Nay, nung mga panahon na yon, August, naniniwala ako kasi sa ghost month. Sabi ko, after na lang ng September. Nung pagdating na ng September, bigla na lang lumalabas itong mga kwentong ito. I was safe. So si Excel is out of the country. Na sinasabi nila. For how long? Na hindi natin alam, di ba? Kasi alam mo, hindi ka lang pwede pumunta kasi ibang bansa as a tourist. You have limited time there. Mga papayagan ng isang bansa. Unless mag-TNT ka. Pero syempre, pag pina-intel ka na, di ba, malulocate ka. Pero totoo na, hindi naman talaga si Excel ang may-ari nito. Kumbaga, nag-invite lang din si Excel sa mga tao. Nag-network siya. Yes, nag-network siya. Kasi alam mo na, they're earning like 2% yata. Pag network. Pag na, isipin mo, pag isang million, 2% of 2 million, that's already 20,000. Hindi lang isang million ang naano. Oo, 200 million. More than that. Oo, malaking pera ang junket at maraming na-entice. Even my friends. Kasi siyempre sugalan yan, di ba?
ang pera talaga pag ikaw ay investor. Kung investor ka, get only minimal. Mm. Pero kung ikaw may ari talaga, you make so much money there pag sinuwerte ng iyong junket. Kasino yan eh. Lain-lain kasi, halimbawa, nakapag-invite ka na maglalaro. Mm. Kapag natalo yon, kung magkanong natalo nun, meron ka. Mm, meron ka doon eh, mm, as an owner of the junket. Of the junket. Uh-oh. As a part, ano, as an investor. As an investor. Of that junket. You will earn. Mm. So ikaw, na nag-invest ka, mag-i-invite ka ngayon ng kaibigan mo para na naglalaro naman. Pero alam mo, ito man minsan, katigasan din ang ulo minsan ng mga kababayan natin. Mm. Eh. Alam naman nila na napakarami ng ganito mga scams na nagaganap. At alam mo na, Diyos ko, napakalalaking pangalan pang mga involved. Dapat mag-ingat kayo. You just don't talk to a person over the phone. Tapos hindi mo naman siya kilala personally. Tapos maglalagay ka sa online ng pera. Mag-invest ka na gito kalaga. You take some risks. Napakaraming risks. Maging vigilante na tayo sa pera meron tayo dahil hindi naman natin pinupulot yung perang i-invest natin. Kaya nga, kumbaga alam mo, bago nyo sisihin kasi, okay, hindi natin sasabi tama sila yung Excel. Alam mo, syempre, naganap, walang din mga yan. They may have the best intentions kasi alam naman nila sila nag-i-invest din. Mm. Though, syempre, dapat lang kala yung Excel ay pananagutan mo kung sino mga tao na sakop mo. Para you have to communicate tsaka clear things with them. Pero kayo naman, just ko, nakita nyo lang, nagugupuhan na kayo. Kasi kilala kasi, idol nyo siya, naniwala na kayo. Tapos mag-invest kayo, sa unang buwan, nakatanggap ka na 50,000. Sa unang buwan, nakatanggap ka. Pangatlong buwan, hindi ka na sinasagot. Pang-apat na buwan, hinahanap mo, hindi mo na makita. Wala nang communication. No nothing, dito magkukomplain na kayo. Nung bago pa lang, nung kumikita kayo, hindi mo kayo nagkomplain. Diba kasi, syempre, naniwala kayo. So, as days go by, syempre, marami na nababago. Doon na nalaman na, huy, maaaring nalugi yung negosyong ito. Kasi napaka-risky. Kasino yan eh. Diba, sugalan pa rin yan. Hindi araw-araw panalo. Kumbaga, you have to take care of your money. Invest wisely. At saka huwag yung mga madali ang pera. Yung madali ang pera na, hey, makikita ang pera mo na 1 million mo, kikita na 200,000 isang buwan. Siyempre, ikaw lang kung kumahog ka, diba? Ilalabas mo lahat ang pera mo. Ingat kayo. Bakit hindi kayo magnegosyo? Matayo kayo ng sari-sari store. Diba? Yung mga matinong negosyo. Hindi yung ganito. Ito isang malaking mensahe ng Diyos na eh. Nangyari yung investment scam nung kay Lucky Marzano. Oo. Tapos ito kay Richard Ricardo Cepeda. Tapos ito na naman kay Excel and the rest of the people. Sana isang malaki ng wake up call. Oo. Na kapag nag-invest, hindi, wag na lang. Wag na. Gumawa na lang kayo ng negosyo ninyo, maliit o malaki. Gusto na kasi easy money. Oo. Easy money na walang hirap, nakaupo lang, tatanggap na lang ng aumento. Wag, pagtrabawa natin ang pera natin. Kumbaga, Diyos ko, hindi na kakaya magtinda ng lumpia, no? Ba't kayo may hiya? Kumbaga, at least decent yung trabaho, tsaka yung kita mo. Hindi mo saka yung pera mo ay siguradong negosyo. Yeah. Yung meron siyang physical store. Yes. Na hindi, ako tinanong ko kasi nang talaga na, saan ba opisina? I wanna see the real office. Mm. Yung mga ganun ako, mga prerequisites. Mm. Tapos meron naman daw opisina. Hindi ako nakapunta doon. Sabi ko, hindi ako kasi pinuntaan pa ako dito sa celebrity trip na akala nila magbibigyan ako agad ng pera. Diyos ko, saan ka napakadaling umupa dyan ng opisina? Diyos ko, na for 2 months, upa ka lang dyan, magkano lang opisina? Ako, I'm safe. Tapos after that, safe. Layasan mo. Na-save ako and thank you Lord. Sana sa mga na-scam na nanonood ngayon. Isang aral na naman ng buhay ang meron tayo, no? Na kung saan ay wag na pag ganyan mga easy money. And I hope justice must be served. Yes, sana ay maibalik din pa rin sa inyo yung mga pera na pinaghirapan mo at pinaghirapan ng buong pamilya mo. Hindi ito biro, mga kaibigan. Napakarami ng ganyan. Araw-araw naman nababasa tayong ganyan. Di pa kayo nadadala? Speak of nababasa na eh. May nabasa ako tungkol kay Miss Vernie Varga. Ang ating kaibigan si Vernie Varga, isa sa pinakamahusay nating jazz singers, no? I love her. Si Vernie Varga is isang singer na nagbigay ng isang magandang performance sa utak ko na hanggang ngayon, no? Na every time that I will think about her, yung alam mo yung boses niya parang Karen na iba eh, iba. Na Karen Carpenter yes, style. Na yes, yung style na magkakahalo. And she's so seductive, gorgeous lady when she performs, like, maayos na mabis. She's yes. One of the best singers this country has ever produced. Yes. Si Miss Vernie Varga. She started singing sa Kalesa Bar. Kasama niya si Malibari. Nauna sila Vernie, si Malu came late na. Si Vernie Varga is one of the best as performers. Alam mo ba,
na si Vernie Varga ang kinatatakutan ni Cooley Desma at ni Sasha Padilla. Mahirap sundan si Vernie. Hindi yan halos sa ayon nila sumabay kay Vernie in a production number. Kasi si Vernie, ganun kahusay. Ano yan? Parang dragon. Nanlalamon. Nilalamon sila because of her presence and her style of singing. Naku, ang dami kong anecdotes kay Vernie. Napakasi kaibigan ko yan. She's suffering now from Alzheimer's. Kami nanay. Alzheimer's. She's suffering from Alzheimer's. Yung makakalimutan mo yung maraming bagay tungkol sa'yo pero buhay ka pa rin. Alam mo, naalala ko yan. A few years ago, nag-produce ako ng maliit na concert sa Teatrino kay Michael Pangilinan. Okay. Ang guest that time was supposedly Vernie Varga. So umukay na kami ni Vernie. Kasi kaibigan ko yan eh. Nag-rehearse siya. Nag-rehearse siya today. Tapos, ang show, mamayang gabi. So nag-rehearse kami. Ang show the next day. Okay, nag-rehearse kami ngayon. So nag-rehearse kami ng duet ni Michael. Kasi sa kanya kahit isang saglit Siya nagpasikat ng siya, tagang original singer ng kahit isang saglit. Na pinasikat lang ni Martin Rivera. Na sinulat ito ni Louie Ocampo. Si Louie Ocampo writer. Siya ang original singer talaga niya. Sa kanya yung song na yan. Anyway, nag-rehearse sila para sa kanya ng duet ni Michael. Tapos the next day show na. Alam mo, 9 o'clock ang show namin. Tataka ako. Ang call time ko sa kanya, alas 8. Alas 9 na wala pa si Vernie. So sabi ko, baka on the way. Tapos, 10 o'clock na, wala pa siya. I message her, kapatid, asan ka na? Tapos, 11 o'clock, wala pa siya. Natapos ang show. Hindi dumating si Vernie. Hindi ko pa alam datan yung Alzheimer's. Doon pa lang nagsisimula. Tapos, minessage ko siya, kapatid, sabi ko, sayang, hindi ka nakarating sa show. But yung mga tao, ha, hindi nagalit. Hindi nagalit, ha, kasi na-enjoy naman lang kasi may ibang pang-guest. Pero syempre, ayoko sila maisip sila. Tapos si Vernie nag-message sa akin ng alas 12, ating gabi. Kapatid, aabot pa ba ako? Di ba may show pala tayo? Alam mo, hindi ko nakuha magalit sa kanya. Sabi ko, yes, kapatid, pero nakauwi na ako ng bahay. Tapos yung show. Tapos sa the next day, tumawag sa akin si Chuck Gomez, yung kanyang publicist. Sabi niya, kapatid, sorry, hindi nakalimutan pala ni Vernie na may show kayo. Sabi niya, kasi nagkakaroon siya ng problema. So, hanggang sa nabalitaan ko lang eventually, na tumuloy pala ito sa Alzheimer's. So matagal na to? Matagal na. Kasi 2016 kayo with Michael. Matagal so na. That's like seven years ago. Tuloy-tuloy pala, na-develop na niya yung kanyang sakit, Alzheimer's. Ngayon, you know naman, Vernie came from a poor family, from Cebu, tapos nagtinda pa yun ng kandila dito sa San Juan, kung saan sila nakatira. She worked so hard to make a name, tapos napakasarap niya katrabaho, napaka-professional, napaka-social niya, napaka-social. May kwento pa ako dyan tungkol sa kanya, mga beautiful stories about her. Ngayon nabalita ako may Alzheimer's siya. She married Rick Olidan, a very rich businessman, who died na rin, namatay na, because hindi nakayanan yung lungkot na si Vernie ay may Alzheimer's. So, namatay kanyang husband. Tapos si Vernie lives in Ayala, Alabang. Alam mo, yung kumbaga kung gaano kalaki ang bahay niya, para bang feeling mo kahit gaano kakayaman, hindi mo na siya na-enjoy. Kasi nga, hindi mo naman alam. Kasi may Alzheimer's ka nga. You forget your name and your family and whatever. Wala kang kilala. Ganon, di ba? Tapos, di naalala ko lang si Vernie. Pero one of those few times na ako'y hindi nasipot ng artist, yung kay Morissette, di ba? Nagalit ako doon. Doon na siya. Yung kay Vernie, na hindi ako nagalit. Kahit hindi mo alam yung reason. Kahit hindi pa alam yung reason. Kasi nag-message siya sa akin na, kapatid, may show ba tayo? Pwede pa ba akong mabot? Past 12 na, ating gabi. So sabi ko, something must be wrong. Ngayon, naalala ko talaga mga beautiful memories ko with her. Beautiful memories. One time, si isang friend ko may-ari ng Severa Subdivision, San Angeles. Yes, yes. Severa. Ngayon, in-invite si Delphine Lee. In-invite si Vernie para kumanta. Di ba kinuwento ko sa inyo dito na for a certain amount, 7 songs yun. So, kasi social ang kanyang crowd nung gabi yun. So, I invited Vernie. So, pumayag si Vernie, pahing siya 7 songs. May contact kami. Tapos, habang kumakanta nga si Vernie, 5 songs lang,
Umalis na siya. Natapos na siya after five songs. Sabi ng friend ko si Delphine, Jobs, di ba usapan natin pito? Sabi ko, oo nga. Sabi niya, parang lima lang kinanta niya. Sabi ko, teka lang, i-check ko sa kanya backstage. Sabi ko, Fatid, di ba pitong songs tayo? Sabi niya, Sabi niya, ba't lima lang kinanta mo? Naga, gano'n na ako. Paano paking isipin mo, yung last two songs ko, medley pareho yun. May medley. Alam mo yung gano'n? Di ba nakakatuwa? So ngayon, sabi ko kay Tito Dalvin, medley yung last two songs. Kaya pito nga naman. Sabi ni Tito Ate Tito Dalvin, ah, okay. Kumbaga hindi ka magagalit kasi maliw ka eh. May isa pang kwento kay Vernie. Kala ko nakalimutan na niya ng mga panahon na yun, na lima or pito. Noong mga earlier years niya, nauso ba yung Brunei? Yung Brunei, yes, pag-birthday ng prinsipe o ng Halle, na tinatawag tayo. Diba? They really invite artists. They really invite artists to come from different countries. Yes. Okay? Isa sa mga countries na na-invite, Philippines. Kasi si Kuya Boy Abunda ang nag-take charge. Siya kinontak ng hari, ng mga tao ng hari, na magdala ng artist. Si Vernie, isa sa mga artist na ipapadala. Kasi ang kontrata ganito, ba? Para dun sa mga artist. First two songs, 1,000,000 ang talent fee. Kapag nagustuhan ng hari o ng prinsipe, kanta ka lang ng kanta. Baong ka lang maraming kanta. Kasi additional song, 500,000. Oh. 500,000. Kumbaga, basta isama na wala, isang kanta pa lang na kanta mo, automatic yun, 1,000,000 yung first two songs. First two songs, kahit isa lang, kapag pinahinto ka after first song, may 1,000,000 no, automatic. Pero madadagdagan ng 500,000 per additional song. Kasama sila Geneva Cruz, sila. Marami sila mga artist, di nila. Si Vernie, syempre, handa-handa si Vernie. Pero, di ba, kasi may sexy musuot yun eh. So, kumanta siya. Marami siyang baong kanta. Alam mo naman si Vernie, nakakalimutan ng kanta niya. Kaya kaloka yung babae niya, misa nakakalimutan niya yung lyrics. Kaya nag-i-idiot board pa dati, di ba? Yung teleprompter. Anyway. Kumanta na siya. First song niya, taga-ginalingan niya. Wala pang kalahati ng song, gong. Kumbaga, pinastop na siya. Na siya. Kasi bakit? Sobrang sexy yung suit niya. Bawal. Bawal doon sa our country. So, pinahintan siya. Pero, automatic na may 1M na siya. Si Geneva Cruz, nakapitong kanta. Oo, nagustuhan siya. Kaya nakakuan siya na 3.5 million niya. Oo, for that particular show lang. Pero lahat sila pag-uwi, may mga Rolex watches. Kasi di ba, yaman talaga ng hari ng Brunei. Yung mga gano'n, nakakatuwa yan. That's Vernie Varga. Alam mo, she looks, akala ng mga tao, masyadong social, masyadong... It's just her style. It's just her way of as a performer. Pero mahusay talaga siya. Siya napasikat ang kantang, yung ibon-ibon. Yung take one ng title ng song eh. Take five, yung title ng song, hanapin nyo po sa YouTube. Kanta ni Vernie Varga. She sings so well. Iba may style siya. She's so classy. Galing ka, namimiss ko siya. Ako ay praying na sana, well, these days, gusto kong dalawin si Vernie. May wala nang, wala nang gamot daw ng Alzheimer's. So, it will continue to be being there hanggang sa mag-worsen, hanggang sa mawala. Wala na talaga. May mga instances at cases na hindi na sila nagagamot or hindi na sila nakakapagsalita dahil nakalimutan na rin na mawala na magsalita. Diba? Ang buhay natin, no? Ang lungkot naman nitong natin, no? But to Miss Vernie Varga, I hope magkaroon ng miracle. Yeah. Na, wala namang imposible sa lahat ng mga dasal, no? Si Lord, wala kang walang imposible kay Lord. Ako lang wish ko that you'll be well again. Yun. Kita tayo muli sa entablado. Yun. Diba? Sa entablado. I love you, Bernie. I love you so much. Ngayon na, ililipat na tayo sa hinihintay palagi na ating mga ka-OOTD kahit medyo malungkot sa kwento. Ano. Pasayahin naman natin sila. Ito po ang Blind item! Gusto niyo ba yun? Ay, nako. Eto na. Parang may sinasabi sila, clue agad? Kayo talaga, nagpapaklue agad kayo. Naka all caps po, all caps po. Eto, sige, may kwento. Grabe, wala lang, naisip ko lang. Kasi di ba, parang sometimes, ititikal na natin ang curiosity ng ating mga audiences. Kasi yung isang sikat na basketball player, wow, super sikat, at very rich now. Mayaman na ngayon. Kumbaga, nung mga bago-bago kasikatan niya. Siyempre, yung pausbong pa lang siya. Yeah, before he became MVP. Ay, clue na agad, MVP, diba? Ay, talagang... I-google nyo na kasi yung mga naging MVP. Oo, oh, ilistan nyo na ha. Sikat ito, yung mama na. Mm. Pera. Mm.
eto ngayon, ay boy toy ng isang gay TV host. Oo. Bago siya naging... Bago naging superstar. Naging superstar. Pero magaling na talaga siyang player. Basketball player na siya, no? Yeah, he was making a name. Mm. Nag-umpisa pa lang. Di ba, pag bago ka pa lang, bagong recruit ka pa lang, alabawa, nasa dugouts ka na, siyempre, kahit malaking kumpanya, siyempre, start from small, tapos hanggang sa paket na paket ng kontrata mo. That time, was doing a little well pa lang, pero hindi pa niya masyadong naramdaman. Yes. Pero, siyempre, marami siyang mga pangailangan, mga rubber shoes, siyempre, mga extra money, di ba? So, kailangan niya din ganda too. Pero, hindi naman siya kasi first-timer sa mundo ng kabadingan. Yes. Kasi sa probinsya nila, balita ko, meron na naka-challenge sa kanya. Pero, mabait daw ito, ha? In fairness, sabi ng Gay TV host na friend ko, diba? Friend mo, friend natin bayan. Friend ng mong bayan eh. At yun, sabi ng yung Gay TV host na yun, talagang ilang beses yan, chine-chines. Doon natutulog sa kanya minsan si basketball player for some amount, 5,000, 5,000, minsan 3,000 pag second balik. Pero alam mo, umabot pa sa point one time, yung basketball player naglambing ng rubber shoes. Mm. Di ba may mga rubber shoes na medyo mahal? Yes, mga 100,000. Jordan. Yes. Di pa rin mga, ito mga taga, mga 7,000. Ah, okay. Hindi pa yung mga high-end, mga 18,000. Ako, may binigyan ako ng 18,000. Wow. Eh. Oo. Oh, blind item ba yan? hindi ako yung dating host, ha? Oo. Okay. Binigyan akong boyfriend ko dati ng 18,000 rubber shoes. Pero punan ko, just kumaluwa-luwa ako. Ang mahal-mahal pa lang. Kasi iniwanan lang din ako. Pero okay na. Ha? Hiniwala na nga ako noon. Pero anyway, ito naman mga 6,500 or 7,000 worth of rubber shoes. Si basketball player, alam mo, nag-stay, pumunta sa bahay niya, naku, itong baklang TV host na to, ang ginawa niya, talagang parang sadista, pinaghintay niya tagang alas 4 ng umaga, pwede, Diyos ko, wala pang 11 o'clock, andun na si Baguettes, alam mo doon si basketball Baguettes player, pa Baguettes pa siya that time. Tapos, pinaghintay niya hanggang last quarter bago ibigay ng rubber shoes. Sa vista, di ba? Mali ba niya na magiging siya ngayon? Oo. Ngayon. Ano, Dai? Hindi mo na siya mag-etchy. Kasi mayaman na siya. Tsaka sikat. Sikat na. May clue ka daw. May parang may clue daw. May gusto mo ba ng clue? Oo. Sige, mag-comment nga kayo kung talagang gusto niyo ako. O bago ko yung clue, mag-subscribe ka muna. Oh. Ikaw na nanonood na hindi pa nagsasubscribe. Subscribe ko muna bago ako magbigay ng clue. Sige, ayan ay, nagsusubscribe na siya. Pakialagay na rin ngayon yung notification bell, yung may bell dyan. Pakipindot mo, please, yan, para at least manotify ka sa lahat ng mga episodes na magaganda at ikararangal mo. O yun. Ano yung pangalan pa lang niya eh? Very positive na eh. Oo nga, no? Oo! Sabi ni Gisa na sabi niya gano'n. Tama! Oo, di ba? Tama! Na yung pangalan nitong basketball player na to at apelyido niya merong A? What? Why are you asking? Aray ka, ito na naman ako. Wala. Why are you asking me? Aray ka. Diba? Basta, yun yung pangalan ng basketball player. Yung bating. Anay. May sa pangalan niya ba nabuo? May K ba siya? Siyempre. Letter Q. Letter Q! Tsaka, pambansa yon ang kanyang programa. So, may K siya? Pambansa niyo. Pambansa ang Chenes ng Pilipinas. Brad! Brad, alam mo na! Ay, nakaswerte-swerte mo naman. Big stories naman, no? Big stories, big kwento naman to us. Oh, ayun, ha? Alam mo na. Alam mo, grabe. Siguro, sapat na sapat na yung mga tools natin. Sapat na, kaya magsusubscribe na po ang lahat ng mga nanonood ngayon. At ikwento at patuloy na ikwento sa inyong mga kaibigan na meron pong OOTD sa inyo. Yes. Na nasa YouTube ngayon na nagbibigay ng kasiyahan sa maraming, lalo na sa ating mga nasa abroad. At meron kami pong mga social media accounts. Sa FB page ay makita nyo kami, OOTD Jobert and Chops Channel. Sa Instagram? OOTD Jobert and Chops Channel. Sa TikTok?
Jobert and Chops channel. Sa Twitter? Twitter. OOTDJC. Yeah. OOTDJC. Patuloy lang po mag-subscribe sa inyo lahat at mag-like sa mga Facebook namin. At patuloy nyo pong ikwento sa inyong mga kaibigan na ang OOTD ay nagpapasaya sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng mga kabayan natin abroad, ha, you take care. Of course, dito sa ating bansa. Of course, mga Ilonggo, mga taga-Iloilo, I love you all. Sa lahat ng mga Kapampangan, kalupa ko. Marakala salamat, lalo na rin taga Minalin, Pampanga. Yeah. Okay, tama yan. Ito po ang OOTD! Oras ng opinion, talakayan at diskusyon. Well, grabe, ang sarap niyang kakwentuhan. May ugnayan talaga na tayo na yun, no? Si Nanay Jobert sa kanito. Siyempre, mahal na mahal ko, siyempre, ganyan, nag-meet ang aming wavelength. Kasi nga, napakatalino at napakabait aking anak. Direct Chops Manansala. At ang aming editor, of course, si Michael Pangkoy. Baka mag-selos. Yeah. Diba? Hindi natin siya binabate. Ito po ang aking masasabi ko lang sa episode na to. One thing that I'm learning now is, may mga bagay na gusto nating mabilisan. Gusto natin instant money. Pero may mali yata palagi sa instant. Then actually, lason po sila. At ito rin ang instant money na gusto nating makuha ay hindi talaga dapat na ginagawa. Patuloy lang tayong maniwala na mabait ang Diyos. And to God be the glory. Ito lang iiwanan ko mensahe sa inyo. Magandang ko, natatawa na ako. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Ang lalim nun. Ano daw? Bago-bago naman. Bago-bago na ba? Ang lalim nun ah. Pero totoo naman. It ang makes taong sense. Hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay madadapa. Ewan? Basta punta ka sa Music Box sa Comedy Bar. Diyan na sa may T-Mall Corner, Quezon Avenue. Daddy Doc, Percival de Leon, I love you. Sa mga gusto, gumanda ang kutis, umayat, at talagaan ang sarili nyo. Pag nasisam po kayo sa aming Celebrity Drip page at we will talk there. Maraming okay. Maraming pong salamat. Love you. Maraming salamat.